Ang mga bituin ay isa sa mga pinakamadaling ma-recognize na astronomical object at kumakatawan bilang fundamental building blocks ng mga galaxies. Ang edad, distribution at maging composition ng mga bituin ay nakakatulong upang matiyak natin ang kasaysayan, dynamics at evolution ng mga galaxy. Dahil dito, ang pag-aaral ng pagkakabuo at pagkamatay ng mga bituin ay nagiging pundasyon ng field ng astronomy. Ang mga stellar properties ang ating pag-aaralan. Kasama ko si Sir Mario ng inyong virtual science teacher na magbabahagi ng makabuluhang kaalaman tungkol sa ating mundo. Kaya tali ka na, tuklasin natin ang mundo na aghamat teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Sisimulan natin ang pag-aaral sa mga bituin sa kung paano ito nabuo. Ang mga bituin ay nabubuo mula sa kaulapan ng alikabok na nakakalat sa mga galaxies. Ang mga turbulences sa mga kaulapan na ito ay magdudulot sa mga materials tulad ng gas at dust na mag-collapse sa sarili nitong gravity. At habang nagko-collapse ito, ang mga materials sa gitnang bahagi ay magsisimulang uminit at eventually makakalikha ng protostar. Ang mainit na core ng collapsing cloud na ito ay magiging bituin sa hinaharap. Ang ating araw ay ang pinakamalapit na bituin sa ating planeta. At dahil sa distansya na ito, ay nagagawa natin makalikha ng maraming klase ng observation na magagamit natin para pag-aralan ng iba pang mga bituin sa ating universe. At dahil ang mga bituin ay isang mainit at maliwanag na bola ng plasma na nagra-radiate ng maraming amounts ng energy sa space, maaari nating kolektahin at gamitin ang radiation na ito upang pag-aralan ng mga mekanismo na nagpapagana sa mga bituin. Sa pag-aaral ng mga bituin, kadalasan nating inaalam ang stellar brightness, stellar color, surface temperature, stellar size, at stellar mass. Ang stellar brightness ang isa sa pinakamatandang paraan upang i-classify ang mga bituin. Ito'y tumutukoy sa luminosity o kung gaano'ng karaming liwanag ang na-emit nito. May tatlong bagay na pangunahing nakakaapekto sa brightness ng isang bituin. Ito ay ang size, temperature, at distance nito sa ating planeta. At noong 2nd century BC, sinimulan na ni Hipparchus na i-classify ang mga bituin sa anim na categories base sa kakayahan niyang makita ang pagkakaiba-iba ng brightness ng mga ito. Ngunit sa kasalukuyan, ang mga astronomer ay gumagamit ng term na magnitude upang i-categorize ang brightness ng mga bituin mula first magnitude bilang pinakamaliwanag hanggang sa 6th magnitude bilang pinakamahinang liwanag ng bituin. At sa pagkakaimbento ng mga makabagong telescope, nakatakbo na rin tayo ng mga bituin na may mas mababang mga magnitude. At dahil ang ilan sa mga bituin ay nagmumukhang malabo kumpara sa ibang bituin, ang stellar brightness kung titingnan sa ating planeta ay tinatawag nating apparent magnitude. At noong 1800s, nakapag-develop ng method ang mga astronomer upang i-standardize ang magnitude scale. Gumamit sila ng absolute comparison sa pagitan ng liwanag na galing sa first magnitude star at sixth magnitude star. Napag-alaman nila na ang first magnitude star ay 100 times na mas maliwanag kumpara sa sixth magnitude star. Ang apparent magnitude ay isang magandang pantansya ng tunay na brightness ng mga bituin. Ngunit nais ng mga astronomer na malaman ang tunay na brightness ng isang bituin, kaya sila ay nag-device ng panukat na tinatawag na nating absolute magnitude. Dito, gumagamit sila ng standard na distance na 32.6 light years upang matiyak ang tunay na liwanag ng mga bituin. Kaya may pagkakataon na ang isang bituin na may mataas na apparent magnitude ay lalabas na may mababang absolute magnitude katulad na makikita natin sa mga bituin sa constellation ng Canis Major. Ngayon, dumako naman tayo sa stellar color at surface temperature. Ang dalawang variable na ito ay magkaugnay dahil ang stellar color ay nakadepende sa surface temperature ng isang particular na bituin. Ang surface temperature ay nasusukat gamit ng Kelvin scale. Sa scale na ito, ang 0 Kelvin o absolute temperature ay katumbas ng -273.15 degrees Celsius. Titingnan naman natin ang mga halimbawa ng bituin na kabilang sa iba't ibang stellar class base sa surface temperature at color nito. Sisimulan natin sa 10 Lacerti mula sa Class O na may kulay blue, Spica mula sa Class B na may blue-white color, Vega mula sa Class A na may blue-white color din, Canopus mula sa Class F na may yellow-white color, Capella mula sa G-class na may yellow color, Aldebaran mula sa K-class na may orange color, at Betelgeuse na mula sa M-class na may red color. Ang mga pinakamaiinit ng mga stars ay may surface temperature na maaaring lumagpas ng 30,000 Kelvin at nakakapag-emit ng pinakamatataas na energy sa pamamagitan ng short wavelength of light kaya sila ay nag-a-appear na kulay blue. Ang bituin na Rigel sa constellation ng Orion ay halimbawa ng blue star. Sa kabilang banda, may mga cooler red stars tayo na may surface temperature na maaaring bumaba ng 3,000 Kelvin kaya sila ay nakakapag-emit ng longer wavelength ng light at nag-a-appear na kulay red.
Ang Aldebaran ng Taurus Constellation at Arcturus ng Boötes Constellation ay halimbawa ng mga red stars. Ang mga bituin tulad ng ating araw ay may surface temperature sa pagitan ng 5,000 Kelvin hanggang 6,000 Kelvin at nag-a-appear na kulay yellow. Ang Capella sa Auriga Constellation ay color yellow dahil may surface temperature ito na malapit sa 5,000 Kelvin. Dumako naman tayo sa stellar size. Ang stellar size ay nasusukat ng mga astronomer mula sa pagkukumpara ng radius ng araw sa ibang star. Ang isang bituin na may 1 solar radii ay approximately kasing size lamang ng ating araw. Ang star na Rigel ay may size na 78 solar radii, kaya ibig sabihin ito ay may radius na 78 times na mas malaki kumpara sa ating araw. Ang stellar mass ay ang panghuling variable na ating tatalakayin. Ito ang sinasabing isa sa pinakamahirap na i-calculate na property ng star. Ang stellar mass ay tumutukoy sa bigat o mass ng isang star. Ito'y nasusukat mula sa mass ng araw bilang proportion. Dahil dito, ang Sirius ng Canis Major Constellation na may 2.2 solar masses ay nangangahulugan na halos 2 beses na mas mabigat ito kumpara sa ating araw. At mula sa mga nabanggit na stellar properties, hiwalay na pinag-aralan ni Einar Hertzsprung at Henry Russell ang relasyon sa pagitan ng absolute magnitude ng stars at ng kanilang mga temperature. At mula sa kanilang pananaliksik ay na-develop ang graph na ngayon ay tinatawag na nating Hertzsprung-Russell Diagram o HR Diagram. Ang Hertzsprung-Russell Diagram ay nagpapakita ng mga relasyon ng intrinsic stellar properties tulad ng sizes, color at temperature ng iba't ibang star. Upang makalikha ng isang HR Diagram, ang mga astronomer ay nagsasagawa ng survey sa ilang bahagi ng ating kalangitan at pinaplot ang bawat bituin base sa kanilang luminosity at temperature. Sa HR diagram, halos 90% ng mga stars na atin nakikita ay nakakonsentrate sa isang band mula sa itaas na kaliwang bahagi hanggang sa kanang ibabang bahagi ng diagram. Ang mga bituin na ito ay tinatawag nating main sequence star na kung saan kabilang ang ating araw. Bukod pa riyan, makikita rin natin ang iba pang classification ng mga bituin tulad ng white dwarfs, red giant, at supergiants na may tiyak na pagkakaiba-iba in terms ng sizes, luminosity, color at absolute magnitude. Kaya para sa review, nagmula mga bituin sa isang cloud of dust na nag-collapse sa kanyang sariling gravity hanggang ito'y mag-glow at mag-radiate ng energy. Ang stellar properties ay binubuo ng brightness, color, temperature, size, at mass. Ang stellar brightness ay tumutukoy sa luminosity kung gaano karaming liwanag ang na-emit ng isang bituin. Ang apparent at absolute magnitude ay dalawang panukat para sa stellar brightness. Ang stellar color ay nakadepende sa stellar surface temperature ng isang bituin. Ang stellar size ay nasusukat mula sa pagkukumpara ng radius ng araw sa ibang bituin. Ang stellar mass naman ay tumutukoy sa bigat o mass ng isang bituin kumpara sa bigat ng Sun. Ang Hertzsprung-Russell diagram ay nagpapakita ng relasyon ng mga intrinsic stellar properties tulad ng size, color at temperature ng iba't ibang bituin. Muli, ako nga pala si Sir Marian ang inyong virtual science teacher at samahan niyo ako muli sa